na ba ang para ating guest for today? Uy, good morning, sir! Good morning po! Welcome to... Hey, you! Magandang umaga! Good morning! Welcome to Good Morning, Kuya! Welcome po! Have a seat, people! Hi! Hello! Have a seat! Nice to meet you! Alright, how about you? Dahil kasi today, makakasama natin si Sir Van Ibernas. Did I get it right? Ibernas. Ibernas. Siya po ay isang historian. And then later on, ng ating UNTV technical diver, si Sir Louis Heredia. And do we have other names? Si Gabriel Nada. And si... Sir, have a seat. Oh, aya, upo kayo. Hindi na po tayo tatangkad. Oo, pero bago ang lahat, gusto namin kayong i-welcome sa... Welcome sa Good Morning Kuya House. Sa bahay ni Kuya. Main girls. Oo, and kasi ngayon nga pagdiriwang natin ang 120th Philippine Independence Day. So marami tayong mga katanungan kasi nga sabi nila, June 12 is the date ng ating Araw ng Kasarinlan, 1898. But when we... Diba, read about it, ang nakalagay pala before July 4. So, ano po ba nangyari? Ano po yung history behind that? Bakit po nagkaiba-iba yung dates ng pagde-declare ng Independence Day ng Pilipinas? Ah, okay. Bago ang lahat, magandang umaga. Good morning. Good morning sa ating lahat dito at saka doon sa mga nanonood sa atin. I think all over the world yata. Mm-hmm. So, good morning po. Actually kasi, hindi masyadong na-emphasize ito. Pero dalawang beses magiging malaya kasi yung ating bansa. Eh, no? So yung July 4th, ang sinisignify nun is officially yung independence natin from the United States. From America. Yes. Oh, kasi naging kolonya tayo ng Estados Unidos. Tapos isinabay ng mga Amerikano yung Independence Day natin sa Independence Day nila, which is also July 4th. No? July 4th, 1946 ito. So, officially, nung tayo ay naging isang malayang bansa, July noong 1946, yun yung Independence Day. Mm-mm. Pero, nagdeklara din tayo ng independence from Spain noong June 12, 1898. Yes, true. Okay. So, tama naman po yung pinalabas kanina. Medyo nagkaroon ng konting political lang yan kasi... True. Nilipat ni President Diosdado Macapagal yung celebration ng official celebration ng independence. Although yung June 12 ay sineselebrate na rin even before tayo maging independent on July 4th, no? Pero officially nilipat ng gobyerno yung celebration ng Independence Day from July 4th to June 12th kasi medyo may hindi pagkakaunawaan yung gobyerno ni President Diosdado Macapagal with the American government. At that time. Opo. Pero nga sinasabi nila kasi kung yung panahon ng 1898 ay idineklarang tayo ay malaya mula sa mga Espanya, bakit naman daw po meron kasi may mga ibang mga readings about it na tayo ay binenta yes. ng mga Espanyol sa Amerikano sa halagang $20. $20 million. $20 million. Ang pinag-uusapan po dito is the Treaty of Paris. Mm-hmm. Sige, ito actually ang kwento niyan. Okay lang ba? Medyo umaga ba? Okay. Ang kwento po kasi niyan is that may digmaan sa pagitan ng Estados Unidos tsaka ng Espanya. Uh-huh. No? Na actually ang pinagsimulan ay yung sa Cuba. Kasi ang Cuba kasama ang Pilipinas tsaka Puerto Rico, yan na lang ang tatlong natitirang kolonya ng Espanya. Mm-hmm. No? So may War of Independence ang Cuba. Actually matagal na kasi si Jose Rizal nga was supposed to serve as a military doctor doon sa may Cuba 1896. So mas nauna yung Cuba kaysa sa atin sa Pilipinas. Now, ang Cuba obviously alam naman ng lahat napakalapit niyan sa Estados Unidos, no? Mm-hmm. At very significant ang interest ng mga Amerikano sa may Cuba, no? Invest sila sa mga plantations doon sa may Cuba. So, kasagsagan nung revolusyon sa Cuba, nagpadala ang mga Amerikano ng barko nila doon para
i-evacuate yung mga American citizens from the United States. Ah, sorry, yung citizens nila back to the United States. Tapos, ang gabi, pinasabog yung barko na yon, yung USS Maine. So, yun yung nagsilbing mitsa. Actually, marami pang ibang nangyari, pero para hindi na umaba yung kwentuhan. Mm-hmm. Yun yung nagsilbing mitsa. Nagdeklara ng digmaan yung Amerika sa Espanya. Pero matagal nang alam ito ng mga Amerikano na parang doon na papunta yung sitwasyon. So even before na declare sila ng war with Spain, nakadestino na dito malapit sa Pilipinas yung naval squadron ni George Dewey, no? Mm-hmm. So pagputok na pagputok nung gera, hindi pa nakakarating yung balita sa may Pilipinas na may gera na sa pagitan ng Amerika at saka Espanya. Andirito na si Dewey. Magulat na lang yung mga Espanyol, nasa Manila Bay na yung squadron ni Dewey, no? Ready na siya. Okay. Ready to fight. So yun. So nagkaroon ng bakbakan doon. Natalo ng mga Amerikano yung medyo luma na kasi yung naval squadron ng Espanya noon. Now, dito naman sa Pilipinas, ang konteksto niyan, syempre nagrevolusyon sila Andres Bonifacio at ang Katipunan 1896, no? So, tuloy-tuloy yung ano na yon, yung revolusyon na yon from 1896 until 1898. Although nagkaroon ng peace treaty sa Biak na Bato, medyo hindi din nasunod yung treaty na yun. Even after the treaty, mayroong bakbakan sa pagitan ng mga Pilipino at saka Espanyol. So ano nangyari, si Emilio Aguinaldo na nasa may Hong Kong, malik sa dito sa Pilipinas, ni-resume nila yung bakbakan. Now, dahil natalo yung mga Amerikano sa may Manila Bay, nagkulong sila sa may Intramuros. Nalibre ngayon yung mga Filipino troops, isa-isa nilang niliberate yung mga towns, cities, at provinces dito sa Philippines. That's the reason why nakapag-deklara tayo ng Independence Day. Yun yung una. Yung unang Independence Day nung June 12. Kasi marami nagsasabi, hindi naman daw talaga tayo malaya. Mm-hmm. Paano tayo nakapag-deklara ng Independence Day? Parang nag-declare lang tayo nang hindi pa tayo malaya. But that's wrong. That's wrong. Kasi ang napakalaking bahagi ng Pilipinas hawak na ng mga Pilipino by June 12, 1898. Okay. Ang natitira na lang halos na nasa control ng Espanya ay yung Maynila, no? Na nag-hold out sila doon kasi ayaw nila i-turn over yung gobyerno sa mga Pilipino. Mm. So yung mga Amerikano naman, kasi ang meron lang sila dito ay naval squadron lang, no? Wala silang ground troops. So wala silang occupying force para sa bansa. So nakatambay din lang yung mga Amerikano. Hinihintay nila dumating yung rest back nila. Oo, yung kanilang ground forces. That's why yung ground forces nila darating pa yon a couple of months later. So ang Manila ma-occupy yan ng mga Amerikano August 13th. Mm-mm. That's why during the American colonial period, August 13 was a holiday kasi yun yung kinukonsider nilang importanting event, no? August 13, 1898. Tapos, from there, nagkaroon pa ng negotiation from August to December 10, 1898, saka mapipirmahan yung Treaty of Paris. Now, ibebenta ng Espanya ang Pilipinas to the United States for $20 million, no? Bayad daw yon para sa mga improvements na ginawa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Actually, kung akong tatanungin, lugi yung Espanyol doon. So they spent more than 20 million dito sa Pilipinas, no? But in any case, hindi naman dahil binayaran ng Espanya ang Pilipina, ang Amerika ng $20 million na automatic napunta sa kanila yung Pilipinas. Kasi tulad na sinabi ko kanina, sa loob ng mabang after nung Spanish defeat sa nung naval battle sa Manila ng May 1, kontrolado na ng mga Pilipino yung majority ng Pilipinas. So ang mangyayari is that 1899 magkakaroon ng Filipino-American War. So mahaba yung Filipino-American War
after lang ng Filipino-American War, saka magkakakontrol yung mga Amerikano sa Pilipinas. Okay, so what am I saying? Yes, it's true that the United States bought the Philippines for $20 million, pero hindi automatic na pagbayad nila ng $20 million ay na-occupy nila ang Pilipinas, di ba? A war still had to be fought between Americans and Filipinos. At the end of that war, saka lang napailalim sa Amerika ang Pilipinas. Na actually, pag tinignan mo yung mga American sources, during the war, hindi lang alam ng mga Pilipino ito, but during the war, ang feeling ng mga Kano, they were losing the war. Okay. No? Ang major event lang talaga doon, nahuli kasi si Emilio Aguinaldo sa may Palanan, Isabela. Mm-hmm. Noong nahuli si Emilio Aguinaldo, in-announce niya na inutusan niya lahat ng mga sundalo na sumurrender sa Amerika kasi nahuli na siya, which is a terrible decision. Correct. That's why historians don't like Emilio Aguinaldo. Eh, no? Medyo unpopular si Emilio Aguinaldo among historians. Kasi among many other foul-ups na ginawa niya sa ating history. No? Mm-hmm. So, according to American sources, this needs to be emphasized. No? According to American sources, they thought that they were actually losing the war against the Filipinos. Oh. So, it's not as simple as just $20 million pagkatapos wala na. No? A lot of things, hindi siya tamang tinuturo tungkol sa ating kasaysayan. No? Historians are trying to do our best. Pero alam mo yun, talagang yung popular... Kumbaga nandiyan na kasi. Yung kilala before. Yung sikat, yan yung alam. Pero the fact is, it's not as simple as just ito yung $20 million, the Philippines is yours. Oo. Hindi siya ganon. Because the Philippines was a free country which the Americans invaded again. Alam niyo, nagkaroon ng second invasion. So, in-invade tayo ng Spain in 1565. Nagkaroon ng second invasion yung mga Americans in 1898. Now, although yung war officially began in 1899. Ito po ba nilagay na sa mga bagong textbook ngayon? Hindi ko po alam. Hindi ko alam, actually. Hindi ko alam. Nagkasundo na po ba talaga kung sino pumatay kay Magellan? Hindi ma-identify specifically kung sino nakapatay kay Magellan. Kasi according sa account ni Antonio Pigafetta, na yan yung scribe ni Magellan. Kasi uso dati, pag importanteng tao ka, merong scribe yung nagsusulat ng journal ng battle. Ang sabi lang doon, tinamaan si Magellan kasi ng pana dito sa paa. Hindi ko na sure kung sa kanan o sa kaliwa. Basta tinamaan sa paa, tapos napaluhod siya. Tapos after na maluhod, saka siya pinagtataga nila Pulapo. Oh. Actually, sila Pulapo was probably not involved in the war. Kasi ang sila Pulapo was already an old senior na siya eh. So, saan ang galing nga sila Pulapo? Bakit sila Pulapo ang pumatay kay Magellan? Hindi, sila Pulapo po kasi... Hindi po. Sila Pulapo po kasi ang chieftain ng Mactan. Siya ang chief. Pero, hindi naman automatic kasi pag ikaw ang chief, ikaw din yung nasa gera. Siya yung... Siyempre, maldalas ka, pinoprotektahan sila, di ba? Siya po yung matandang dato ng Mactan. So most probably, ang involvement nila Pulapo dito ay pagdating sa strategy. Mm-hmm. Kasi actually yung kwento po na yun, napakaganda. Kaya ko lang natanong, Prof. Until now kasi, yan yung mga problema natin, especially sa pagtuturo ng history. Opo. Sa ating mga kabataan. Kinalakihan din. Opo. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Opo. Sino pumatay kay Magellan? Kasi ganun, sino pumatay kay Magellan? Si Lapu-Lapu. Ganun ang ano. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Kusinero. Yung mga ganun, diba? So, nagkaroon na ng kung ano-ano mga... Pati po yung mga textbook kasi until now, hindi pa sila certain kung ano ba talaga ilalagay nila dapat. Well, ang ano po kasi dyan is... usually kasi... sinisimplify yung kwento ng kasaysayan. Kasi katulad ngayon, ang dami ko nasabi, mukhang naubos ko yung oras nyo. No? Pag sinabi po kasi talaga yung buong kwento, hahaba. So in general, ang mga nagtuturo, yung mga nagsusulat ng textbook, wala silang space para isulat lahat. So ang ginagawa nila,
sinushorten, no, nila. Sinushorten nila ng sinushorten. Tapos ano nangyari, di siyempre, yung una, paiigsiin niya. Yung susunod, imbis na basahin niya yung totoo na mahaba, yung babasahin niya na lang yung maigsi. Paiigsiin niya pa yon. So, Prof. Tapos, Van. Yes, sir. Yes, ma'am. Kayo, historian, ano? So, kailan talaga naging malaya ang Pilipinas? Kasi, di ba, yun nga, daming dates eh. So, malaya kailan, na tayo? As a historian, ilang best tayong lumaya? Can we really call ourselves free? Opo. Now, opo. Now? Opo. Okay. Oo. Kasi, kailan talaga naging malaya ang Pilipinas? Actually, subject to debate yan eh. Kasi, may napakagandang post sa, ano, sa nanabasa ko sa Facebook na di fake news na, yan ah. Actually okay naman siya and if I can mention his name, hindi ako nag-agree sa politika ng taong ito, okay. Pero maganda yung pinost niya si Manolo Quezon na nagsulat nito. Yeah. Napakaganda, sinasabi niya, hindi naman daw kailangan na June 12 or even July 4th yung declaration ng independence ng ang celebration ng independence ng Philippines, no? Kasi po pwedeng i-celebrate ito some other day. So for example, halimbawa, yung pagsisimula ng Katipunan na pagrebolusyon sa mga Espanyol. Po pwedeng mo doon kasi ang independence has nothing to do with whether you are a strong or a weak nation, whether you're a poor or rich nation. Kasi yung mga bagay na 'yan beyond your control yan eh. Okay. Ang independence is, katulad nga nung sinabi ni Brother Eli doon kanina, di ba, no? Ang independence is an assertion of yung individual nung kanyang freedom to act, freedom to think, freedom to do things, no? Now, minsan, kahit na ina-assert mo yung freedom na yon, yung external world, no? Yung mga bagay na beyond your control, ay hindi mo nga kayang makontrol. No? So, gusto mong i-assert yung freedom mo, pero mahina ka kumpara sa mga kalaban mo. So, officially, hindi ka talaga magiging malaya. Pero, yung independence mo is yung assertion mo of your freedom. Mm-hmm. So, it doesn't necessarily have to be June 12. It can actually be earlier. Kaya lang, ang problema niyan, syempre, marami na, 100 millions of Filipino, 100 million ng mga Filipinos, nasanay na June 12. So pag pinalitan mo yung date niyan, malilito na. So okay na 'yon, pero never should we be confused na hindi tayo malaya, no? Malaya na tayo nung June 12. Actually, malaya na tayo even before June 12. Mm. At hanggang ngayon, tayo ay malaya kahit medyo nahihirapan yung ating bansa. Kasi dalawang bagay yung prof na pinag-uusapan dito sa yung kalayaan at kasarinlan. Apo. Kasi yung independence, pag Tinagalog, is more on kasarinlan. Yung freedom is more on kalayaan, 'di ba? Kasi kaya medyo merong distinction yung ano eh, kalayaan at kasarinlan. Yung independence, kasarinlan. Yun ang ano niya, yun ang liwat niya sa Tagalog. Opo. Tama po. Parang sinasabi ninyo ngayon, matagal na dapat 'yan dahil nagagawa mo naman yung gusto mong gawin eh. As a matter of fact, lumaban ka nga eh. At yung paglaban mo na yon eh pagpapakita na nung yung independence, ano, yung kasarinlan, meron kang at yung pag-exercise nung kalayaan mo. Kaya lang ngayon kino-commemorate siya nang June 12. Opo. Parang yun na yung nalagay sa history, parang ito na yung commemoration natin para hindi tayo magulo, para at least meron tayong pag-celebrate or yung paggunita na isang panahon. And naramdaman natin na libre tayo dun sa oppressors natin na sumisikil para i-exercise yung ating mga kalayaan. Kasi sila yung parang pumipigil, hindi ba, Prof? Ganun ang nangyari. Do I still have time? Sige, go ahead. Okay lang po ba? Hindi, kasi actually, pag tinignan nyo po, if you go back to the Spanish colonial period at kahit during the American colonial period, ang nag-i-exercise naman po talaga ng political control dito sa Pilipinas is actually Filipinos, hindi Spanish or hindi Americans. Mm-hmm. So for example, pag tinignan nyo po yung local government,
ang local government, nasa hawak siya ng mga Pilipino eh. No? Okay. Sa ilalim ng mga tinatawag ng mga gobernadorsilyo, sa ilalim ng mga Espanyol. Wala actually control yung mga Espanyol doon. Yun nga yung pinakamalaking problema nila. Kaya papansin ninyo nga po, kung sino ang mga magiging leader nung revolusyon natin from 1896 onwards, ito, si Emilio Aguinaldo ay mayor ng Kawit, Cavite. Gobernador Silio siya ng Kawit, Cavite. I think ganun din yata si Llanera sa Nueva Ecija at marami pang iba. Kasi essentially, itong mga towns na to, all over the country, ay hindi talaga under effective Spanish control. That was always been their problem, no? Ang kontrolado ng mga Espanyol, napakalinaw, ay yung Maynila. Pero pag tinignan mo nga actually yung Maynila, ang definition nila ng Manila dati was just Intramuros eh. Tapos pag tinignan mo yung Intramuros, walled city, kinukulong nga nila yung sarili nila doon sa loob, no? So in reality, napag-agrihan na lang ng lahat ng tao na tayo ay sakop ng Espanya. Pero pag tiningnan mo on the ground, no? Actually hindi talaga effective yung Spanish control eh, except in the form of religion, no? Kasi yung mga tao ay na-convert nila to Catholicism. Pero even then, yung conversion to Catholicism, no? Ay iniayon pa din nga nila sa kulturang Pilipino. Actually, itong Black Nazarene sa May Quiapo, which is probably the biggest Catholic event in the country. Actually, yung ganyan nga, hindi nga frowned upon nga yan by Catholicism kasi nagpapahid ng mga panyo, ginagawang anting-anting yung panyo. No, this is essentially Filipino culture, no? Na forced lang yung Catholicism na i-embrace kasi wala silang magagawa, hindi nila mako-convert to Catholicism yung mga Filipino kung hindi din nila i-embrace yung kulturang Pilipino. So, kailangan natin i-rethink yung concept na malaya ba tayo o hindi ba tayo malaya kasi in reality, in appearances, mukhang hawak tayo ng mga Espanyol. Pero in reality, pag tinignan mo yung situation on the ground, hindi nga talaga tayo nila hawak eh. Pero ang tagal eh, di ba? 333 years, di ba? Tagal nilang na-control kung yung walled city lang talaga. Walled city lang po talaga eh. Kasi pag titingnan mo yung mga probinsya, no? Kaya nga napakabilis eh. Napakabilis sa pagputok ng revolusyon, 8 provinces kagad yung eight rays of the sun yon, hindi yung 8 provinces na unang nagrebelde laban sa Espanya. Mali po yun eh. 8 provinces yon where martial law was declared. Nagdeklara ng martial law ang Espanya doon sa 8 probinsya na yon. So ang bilis, pagputok ng revolusyon, 8 probinsya kagad forced sila mag-declare ng martial law because the situation was so bad, no? They can't control. Yes, kasi hawak-hawak talaga ng mga Pilipino yung mga local governments. So, ang national government lang talaga ang hawak ng Espanya. And pretty much you can say the same thing for the Americans, although with greater control in comparison sa mga Spanish. That's the reason why under the Americans, ang first agenda talaga nila was to convince yung mga Filipino elites na kumampi sa kanila through education, through binigyan ng mga positions in government, etc., etc., 'di ba? Kasi nung panahon nga ng Filipino-American War, muntik na nga talaga silang matalo doon. And they realized, si Taft, napakatalino ni Taft, si Taft ang naka-realize nito na kailangan wag awayin ng mga Pilipino kung hindi sila ay i-befriend. I-bribe. Naku, mahaba-habang usapan yan. Dati pa pala nasusuhula. Oh, yes. Uso na doon pala. Ganun yung situation. Early 1900. So it's our 120th Independence Day or more than that. Kasi more sabi niyo po actually. Not only 1898. More than that actually. Way back before pa. Okay, yeah. Maraming salamat po sa inyo, Professor Van Ibierna, sa ating historian for today. Oh, all good afternoon.
sige. Pahinga muna tayo.